Ano nga mga ka-mayor, Yasin Micamora nga pala to. Nakita nyo naman siguro sa thumbnail natin kung sino yung pag-uusapan natin ngayon, di ba? Welcome back to my channel nga pala. Ngayong araw na to guys, medyo interesting tong pag-uusapan natin. May i-review tayong mga personalidad dito sa YouTube na nag-astig-astigan. Ang yabang, di ba? Tapos ang dami ng bullshit. Ang daming basher. Walang iba kundi si Kiko Matos, di ba? Siguro kilala naman natin kasi nag-trending siya ngayon, di ba? Ngayon, nag-trending yung humamon sa kanya, di ba? Walang iba kundi si Mr. 62. Sino nga ba si Mr. 62? Yun nga yung pag-uusapan natin ngayon, guys. Sino si Mr. 62? Karapat-dapat ba siya na humamon kay Kiko Matos? May ibubuga ba siya? Kita-kita tayo sa review natin dito. Bago tayo magsimula, kunting review lang natin kung sino ba si Mr. 62. Siguro marami pang hindi nakakilala kay Mr. 62. Baka mapaisip kayo na, oh, hindi naman kilala si Mr. 62. Bakit siya hahamon kay Kiko Matos para lang tumaas yung views, para tumaas yung subscriber? Well, anyway guys, hindi pa nakilala ang Brusco Brothers. Hindi pa nakilala si Magagago. Existing na si Mr. 62 sa di nyo alam. Si Mr. 62 guys, nakilala to doon sa bangayan niya kay Miss 72, kung di ako nagkakamali, di ba? Na nag-trending talaga dati sa Facebook, hindi sa YouTube. Pero si ano naman kasi si Mr. 62, bago pa lang to nagsimula sa YouTube, kaya sa nakikita niyo ngayon sa subscriber count niya, hindi pa talaga ganun kataas, di ba? Kumpara sa mga kilala ngayon, sa mga sikat. Well, si Kiko Matos naman, sa pagkakaalam ko rin, 2 weeks pa, nagsimula siya sa YouTube channel niya na umabot na ng, I think, 40,000 yung subscriber. Well, anyway, wala naman yan sa subscriber count, kilala ka or ano, di ba? Ang gusto natin patunayan dito, itong dalawang to, kung match ba sila, mismatch ba, or ano. Kaya i-review natin guys. At saka pala, pakinggan muna natin yung ano, no? Yung sinabi ni Mr. 62 kay, nahamon niya kay, ano, kay Kiko Matos, na inaabangan talaga ng lahat. Inaabangan natin kung ano yung response ni Kiko Matos dito sa pahayag ni, ano, no? Ni Mr. 62. Yun nga guys, pakinggan natin. Nakakaalam. Merong nagaganap ngayon. Maganda to, magandang naisip nito. Maganda talagang naisip nito. The battle of the YouTuber. Tangin ang lupit talaga. Yun nga yun, yung the battle of the YouTuber. So, siguro naman, di ba? YouTuber din to si Mr. 62. Yung pinagsama-sama yung mga malalaking YouTuber, pinaglaban-laban. Ang ganda naman, ang ganda talagang naisip. Congrats sa'yo, Brother Makagago, Jonah ng Brusco Bros. Ang galing talaga ang naisip ni Brad. Ang galing. Sobrang galing talaga. So, kaya ako magbigay ng reaction. Kasi bilang, siguro naman, bilang isang small YouTuber, is may karapatan ako magbigay ng reaction sa aking kapwa YouTuber. Kasi, yun nga, no? Tama yung sinabi ni, ano? Tama yung sinabi ni Mr. 62. May karapatan tayo, di ba? Karapatan natin kasi bilang na tayo, nabibilang tayo sa mga YouTuber ngayon. Kaya, kahit na sabihin yung debate ng YouTuber ko, meron kasing isang YouTuber na si Kiko Matos. Kinala sa lahat eh. Sa tuwing nagbubukas kasi ako ng YouTube, nakikita ko lagi ito. Kaso yung mga content niya, walang kakwinta-kwinta. Yung ano, yung pagkasabi niya na walang kakwinta-kwinta. Kasi makikita naman natin, di ba? Yung laman lang talaga ng channel niya is puro lang talaga pang bubura o to, pagmamayabang, di ba? Kaya, yun nga, ito na. Mga content niya sa mga hindi pa nakapanood is pinaghamon yung mga YouTuber. Pinaghamon. Yung mga Brusco Bros, pinaghamon niya. Eh, ano bang alam ng mga Brusco Bros? Iyak alam ng mga yan is puro pabablog na makalam yung mga yan.
puro pagbukas sa kamera. Siguro may alam sa boxing, pero hindi talaga tulad sa iyo na may experience ka talaga sa URCC. Si Kepper, putangin ang liit-liit nun. Mag-comment lang ako konti dun sa ano pala, sa kay, nga yung sinabi niya kay Kiko Matos na may experience nga sa URCC, di ba? Which is yung ano lang, napanood ko naman yung kunting clip lang doon. Pero di ko pa natapos kasi gusto ko talaga siya na i-review talaga ng maayos. Kung pwede o karapat-dapat ba talaga siyang lumaban dito kay ano, kay Mr. 62. Papatulan mo para kang bata. Kikos, may sahig ka sa utak, suto lang. Ang liit-liit, patulan mo yun. Napanood ko yung... Tungkol pala doon kay ano, yung ni-review ko tungkol sa nangyari ni Kiko Matos at saka kay Kiefer. Ako doon, siyempre, yung inano ko talaga doon is kung sino lang talaga yung nasa tingin ko na mali nung ano. Pero alam naman natin talaga na si Kiko Matos talaga, may kayabangan talaga, di ba? Laban yung ni Damsa at saka versus ikaw, soto lang, kahiya-hiya ka, Brad. Napaka-unprofessional mo. Kaya ito wala akong esprit. Yun nga guys, no, yung sinabi ni ano ni Mr. 62 na kahiya-hiya, di ba? Tingnan natin na silipin natin yung ano, yung sinasabi niyang laban niya kay ano, kay Damsa, na sinasabi ni Mr. 62 na kahiya-hiya ka, di ba? Tingnan natin to guys. Pagsing muna. Yun nga guys, no? Ito yung ano, ito pala yung laban nila. No? Rabon is on the way. So, jab there by Damsa, went inside, tapos two-punch combination, Kiko Matos going for the clinch. Alright, medyo aggressive. Separation, aggressive pareho. So, ginawa ngayon ni Kiko Matos, it's called, ang tawag dyan, taking center of the ring. Siya yung pumunta sa gitna, para si Damsa yung iikot. Yes. Ganun pala yung strategy nun, no? So far, nakikita natin maganda yung jabs ni Damsa, maganda yung footwork niya, nakakasabay siya dun sa pace na ginagawa ni Kiko. And at the same time, yung ano naman, yung ano dun, yung banat ni Kiko Matos, no? Siyempre, okay lang naman yun na ano, pag medyo alanganin, yakap, konti. Pero tingnan natin kung ano talaga yung sinasabi ni Mr. 62 na walang kwenta talaga. Si Kiko naman, tapos nakita natin, every time na may barrage na gagawin si Damsa, he goes for the clinch or yung may harap siya. That's right. And para sa ating mga viewers and streamers na kinakala, si Damsa is once an amateur boxer. That's true. According to him, he has like 50 plus amateur fights under his belt. Whoa, 50 plus? Yes. So, kita yun dun sa sequence na yun. Double jab straight, going inside the center line ni Kiko Matos. Tapos, ngayon, Kiko Matos ngayon, napilitan siyang mag-blinch dahil kailangan niya tanggalin or i-break yung momentum na ginawa ni Damsa. Right. Well, sa totoo lang guys, kung titingnan natin yun, may lakas talaga si Damsa kaysa kay ano, kay Kiko Matos. Kasi ang mali kasi dito, ganito kasi yung mali doon. I-review natin ng maayos yung ano ni Kiko Matos at saka kay Damsa. Naglalaban tong dalawa guys na wala sa timbang. Nag-insayo yung isa, nag-insayo din yung kunwari si Kiko, nag-insayo sa sarili niya, nag-insayo din si ano, di ba? Ano yung mali doon? Wala silang timbang na pinaglabanan. Yun yung ano doon. Kaya ang ano ko talaga dito, sa tingin ko talaga na hindi handa ang bawat ang bawat manglalaro talaga. Edward, kita-kita po ha. Wala akong masabi. Diba? Masyadong mag-present sila. So, excited nila. Si Bert, excited masyado. Ito na sila, nagigigil eh. Mukhang gusto niya lang sumama sa... Oo eh! Ito susunod na event. Para ready na si Bert. Gusto ko na rin mag-training din eh. Medyo, this time, medyo everyday. Ito yung isa din guys. Ito yung isang nasilip ko, diba? Iba kasi yung practice. Yung sa practice kasi, medyo napapakita mo kung gaano ka sumuntok, pero once na andun ka na mismo sa ring talaga, kasi may experience din naman tayo dati sa
boxing, sa mga barangay-barangay lang, di ba? Kaya yung the way ka mag-training at saka daw on the spot na na ano or andun ka na sa mismong laban, magbabago yung ano, magbabago yung mga movement mo kasi andun na yung yun nga yung kaba, di ba? Lalo na pag hindi ka full train talaga na na-train ka ng maayos, andun yung kaba. Yung advantage ni Tamsa, yes, boxing cardio. Yeah. Lumalabas yung boxing cardio at saka yung experience. Yes. Yeah. That was a really good job. Wow. Good connection by Kumakos right there. So magandang jump straight. It's gonna be a slap test right now. That was really good. Yes. That was really good exchange between Kumakos, yes, and Tamsa. We're, ano nga, we're still under round 1 pa lang to. Oo, oh, pero yung round 1 pa lang to. Pero yung laban nila, yung laban nila harus pang round 6 na. Oo. Dito mo naman yung action, di ba? 3 rounds to, ha? 3 rounds. So, last 45 seconds. Mm-hmm. Ang kinaganda lang dito, pinapalabas niya yun na nag-deliver yung mga fighters natin. Kasi hindi naman siya yung parang basag ulo na o oh, oh, suntukan lang sa kanto eh. Talagang nakikita niyo, may fundamentals. Yes. Yes. May footwork of work. Kasi yung Damsa kanina nakikita niyo, nag-weave, nag-pabag. So, pansin ko po siya yung clinching nila, hindi pa sa yata. Oo, oh, ano, may purpose, may purpose. Ooh! Nakaingat si Buya Ivo. So far, maganda yung tactics ng ating mga manlalaro. So, the aggressor is clearly Damsa. Yes. So ngayon, si Kiko ang ginagawa niya. Nakikita niya na yun yung pace na, yun yung pace na ginagawa ni Damsa. Oh, okay, so end of round 1. Sa ano naman, kay Kiko Matos, no? Walang ano, walang ano siya. Kulang talaga sa training pa. Kulang yung ano niya, yung siguro, yung jogging niya. Walang ano talaga, walang kahangin-hangin, di ba? Kasi tingnan mo, first round pa lang, ano, lupay-pay na, di ba? Sa ano naman siya, lumalaban talaga. Hindi naman tawag nito na natatakot siya o ano. Pero ang problema kasi niya, kulang wala. Hindi niya pinaghandaan ng maayos talaga yung ano, yung match na to. So, ang style naman din ang ginagawa ni Kuro ko yun. Imbes na sabayan niya yun, binibreak niya yung moment. Coach, pati? Oo, pag-rides tapos, ayun, pa-basketball, mabilis na parang. Yung iba, para sa mga viewers. About so, round 2 guys, round 2. Alright, round 2 is on the way. This is round 2 for scheduled 3 round bout between Damsa and Kiko Matos. Referee breaks the engagement of our boxers. Yes. So ngayon, mas magandang adjustment na ginagawa ni Damsa. So ginagawa ni... Alam niyo kung ano, ba't puro yakap na lang to si, ano, si Kiko Matos. Kasi wala na talaga siyang hangin talaga. Which is, lumalaban naman, ayos naman. Pero, ano talaga, sa tingin ko si Damsa yung naghanda talaga sa ano nila, sa laban na to. Kaya si Kiko Matos, yun nga, overconfident lang sa sarili niya siguro. Na 4K may experience, di ba? Masyado nagmamayabang. Kaya balik tayo muna doon kay, ano, balikan muna natin kay Mr. 62. Kung ano din yung pwede natin makita kay Mr. 62, di ba? Kung ano din yung skill na pwede ba siya kay ano kay Kiko Matos na at least may experience na si ano naman si Mr. 62, which is di wala pa talaga, di pa natin nakita siya na lumaban, pero nakikita natin na nag-ano siya, may ano din, may workout din sa sarili niya, di ba? Balik tayo doon kay Mr. 62. Yes. Sa MMA at saka sa boxing, nakikita ko naman talaga talo ka talaga, Brad. Talo ka talaga. Kasi yung mga suntok mo ang pao. So, yun nga yung sinasabi ni ano no, na suntok ang pao. Kasi ba't nagiging ampaw yung mga suntok ni ano ni Kiko Matos. Dahil nga sa walang sa tingin ko naging overconfident lang siya na may experience siya, so, no. Hindi siya nag-focus dun sa mismong training niya talaga. Kaya ano,
nagiging ampaw yung mga suntok. Suntok mo talaga ampaw, Brad. Sa totoo lang, para kang bata mo sumuntok, puro yakap. Puro yakap ang ginagawa mo. Kung sakali, kasi puro paghahamon ang ginagawa mo eh. Kung sakali, ito partida sa iyo to, hindi ako lumalaban sa MMA, hindi ako lumalaban sa boxing, pero pag once na magkaroon ng pagkakataon, kasi naghahamon ka lang naman eh, hindi humana pa lang nakatapat mo. Di ba? Pero sa guys, sa tingin ko, kung lalaban sila sa, palagay natin, maglaban si Mr. 62 at saka si Kiko Mato sa URCC. So sa tingin ko talaga, kung pagbabasihan sa timbang yung laban nila, kunwari, maglalaban sila sa pagkakaalam ko, si Mr. 62 nasa ano lang to, mga 70 kilo pa taas, di ba? Si Kiko Matos, siguro sa height siguro ni Kiko Matos, siguro mag-a-average siguro si Kiko Matos ng mga, palagay natin na 80 kasi matangkad si Kiko Matos. Pero kung may isip nila na maglaban sila sa ano, isip nila maglaban sila sa, palagay natin na 70 sa timbang ni Mr. 62, or maglalaban sila sa timbang ni Kiko Matos. So palagay ko siguro may laban tong ano, maganda tong laban na to. Kasi maglalaban sila bilang maglalaban sila base sa timbang. Kasi mag-a-adjust yung katawan nila, guys. Si Kiko Matos naman titibay, di ba? Titibay yung katawan niya. Kasi may hinahabol siyang ano eh, o kung sa timbang niya ang laban. So may posibilidad na madidihado si Mr. 62. Kasi lalaban siya sa hindi niya timbang, di ba? Sa di niya lakas. So maaring kaya kung ano talaga, kung maglalaban sila sa URCC, maganda to. Sinasabi ko na maganda tong laban na to, kung matuloy man tong laban nila, di ba? Tingnan natin yung kung ano yung pwede ipakita ni Mr. 62. Hamunin yung hindi mo katapat. Mautak rin eh. Mautak rin itong tarantado na ito eh. Sige, wala akong experience. Sige, matatawa mo hindi mo katapat. Pero, pag once na magkaroon ng pagkakataon, kasi naghahamon naman lang, paano na ako, hinder na ako. Pag once na magkaroon ng pagkakataon, sapat na siguro ang lakas ko sa 3 times strongest powerlifter na bubuhat ng 250 kg. Pero yung sinasabi kasi ni ano guys, sinasabi ni Mr. 62 na bumubuhat siya ng 250 kg, di ba? Pagka ano kasi, pagka lumaban ka, kunwari, sabihin nating lumaban ka sa timbang na ganito. Kasi yung pwede mo buhatin nung dati, di mo na magagawa yan. Kasi ganito kasi yan. Pag once na magkasing timbang kayo, so ibig sabihin, nasa average kayo na yung lakas nyo is pareho. Maliban na lang sa mga technique nyo or sa paano nyo laruin. O kung malakas ka sa timbang na yan, so yun yung makikita or mararamdaman ng mga ano no, yung kalaban mo, yung opponent mo, di ba? Pag once na nahawakan kita, maniwala ka sa akin, di na baling ma-disqualified ako. Babaliin ko talaga yung buto mo. Maniwala ka. May posibilidad guys na kung sa timbang ni Mr. 62 ngayon, kung dyan sila maglalaban, tapos mahawakan niya si Kiko Matos, may posibilidad talaga na pwede niya baliin talaga yung ano ni Kiko Matos, di ba? Pero kung may paglalabanan naman sila na timbang, so di rin natin masabi na kung ano yung sinasabi ni Mr. 62 mangyayari, magagawa niya. Kasi nga may ano na eh, may pareho sila ng timbang eh. So ibig sabihin pareho sila ng lakas, di ba? Kasi ang lakas ng tao nagdidepende yan sa timbang. Kung kaya nga 'di ba kahit manok
yung mga manok, yung pang derby, bago isa lang, kailangan yung timbang pareho, di ba? Sa yun. Sa akin, Brad, din ulitin ko, dinabaling ma-disqualified ako, babalihin ko talaga yung buto mo para matigil yung kayabangan mo sa YouTube. Maniwala ka sa akin. Huwag mong hamunin yung mga, yung walang kaalam-alam. Hamunin mo yung mga... Ngayon guys, silipin natin yung ano, kung yung skill ni, ano, ni Mr. 62 doon sa pangalawa niyang video. Tingnan natin yung gusto niya ipakita kay Kiko Matos kung ano talaga yung skill na meron din siya, di ba? Silipin natin, guys. Yun nga, guys, no? Ito naman yung ano ni Mr. 62. Titingnan natin kung ano yung ano, no? Kasi may nagte-training na rin kasi sa kanya, eh. Kasama niya. Tingnan natin yung lakas ni Mr. 62. Si Mr. 62 guys, sa timbang niya ngayon guys, or sa ano niya, no, makikita niyo talaga na ang lakas kung maglalaban sila ni Kiko Matos sa ganitong ano, sa ganitong timbang niya or sa ganitong lakas niya, eh putang ina, di aabot ng ano si Kiko Matos, di aabot ng bakasikans lang or ano, no, di matapos yung unang round. Wala, bagsak si ano, si Kiko Matos sa totoo lang. Si ano naman, si Mr. 62. Wala pa siyang jab skill, wala pa masyadong footwork. Sa footwork wala pa siya, eh. Sa ano din, sa tawag nito, yung sa jab niya or sa ano, wala. Kahit yung ano nga niya, yung uppercut niya. Pag once nga mag-uppercut ka, ako naman kasi dumaan din kasi ako sa boxing, guys, sa totoo lang. Nagbo-boxing din kasi ako kasi yung uppercut kasi dapat kasi yun para mas maramdaman talaga ng ano. Isama mo yung katawan mo, di ba? Hindi ka pwede mag-uppercut ng distansya or nakalawit yung kamay mo kasi kahit ano, kahit ganong lakas yung ano mo doon, wala, kulang sa power talaga. Pero mas maganda yung gamitin mo yung ano, uppercut doon sa malapitan, na kunwari pag malapitan yung laban tapos gamitan mo ng ano, di ba? Yun yung malakas. Pero sa kay ano, sa sitwasyon ni ano ngayon, sa timbang ni Mr. 62, kung paglalabanan nila yung timbang ni Mr. 62 ngayon, ay putang ina, di aabot ng isang round si Kiko Matos. Putang ina, tulog. Yun lang talaga. Yun lang yung talaga yung review ko talaga. Tingnan niyo yun. Ang lakas ng kanan ni ano ni Mr. 62. Lalo na pag sinamahan niya ng katawan 'yon, pag ganoon. Nuwari. Ang lakas na niya, eh. Di pa niya sinamahan 'yon, parang ganoon dito lang nakaano, 'di ba? So wala masyadong lakas 'yon. Pero pag once na sinamahan ni Mr. 62 ng katawan, putang ina, kung tatamaan si Kiko Matos sa panga, putang na, baka bukas na magising yung Tokmol na yun.
ito yung ano eh, ito yung kung sa ano pa popotol doon sa ano ni ano buntot or sungay ni ano ni Kiko Matos. Kung ganitong timbang sila maglalaban. Yung walop na yun, no? Putang. Pag tinamaan ka doon, tulog. Pero di ko akalain, guys, kasi di ko tinapos tong video na to talaga ni Mr. 62 eh. Kasi gusto ko talaga siya ma-review talaga na fresh talaga yung ano ko no, yung pag malinaw yung pag-review ko talaga kung para makita ko kung ano talaga yung ano niya. Hindi yung nakita mo na tapos saka ka mag-review. Diba? Si ano kasi si Mr. 62 no, sa laki ng katawan niya tapos sa ganyang timbang, nagagalaw siya nang mabilis, di ba? Pagsipa ko, balik mo ako ng pangkod ito. Palikod, balik mo sa likod. Shhh! Shun! May balas? Sali na tayo. First test natin, pinapang maling engine. Guys, no, siguro naman nakita natin kung gaano talaga kalakas si Mr. 62. At sa kapananaw ko talaga, sa tingin ko lang talaga, kung lalaban si Kiko Matos sa timbang ni Mr. 62 ngayon, di naaabot talaga ng first round. Bali yung ribs ni ano, bali yung ribs ni Kiko. Kung kung sa timbang ni Mr. 62 sila maglalaban, putang ina, pag tinamaan yung ribs niya, bali. Di ba? Or pag tinamaan yung panga niya, baka di na mabalik. Kailangan ng surgery. Kaya, Kiko Matos, kung gusto mo talagang labanan siya, si Mr. 62, pumili ka ng magandang timbang or kumuha or kumuha ka ng opinion sa mga professional kung anong timbang pwede mong labanan si Mr. 62 para kahit papano naman, aabot ka ng 2 rounds, di ba? Yun na nga mga guys. Yasin Mikamura nga pala. Don't forget to subscribe, di ba? Para sundan natin kung itong dalawang to talaga, maglalaban ba talaga, di ba? At dito na lang natin tatapusin itong video na to. Babo!